Treasure Hunting Weekend, mga katiyats. Kami ngayon ay pupunta sa dati naming treasure site. Ito ay ang mahiwagang Baliti Tree. Napakalaki kasi ng Baliti Tree na ito at mayroong mga kakaibang pangyayari noon nang maghukay kami dito. Minsan di nag-iilaw ang mga flashlight. Minsan ay mayroong naririnig na kakaibang mga tunog sa puno na ito. At alam naman natin na ang mga baliti ay tirahan yan ng mga elemento. Maniwala o sa hindi, very creepy talaga ang puno na yon. Kasi walang mga, may ahas o. Kasi walang mga nakatira dito. Kung sa Amerika pa tinatawag ito na meadows, yung damuhan. Ganyang mga damuhan, kung ikaw lang mag-isa, ay huwag ka nang pumunta dyan. Takot ang ahas sa amin kasi marami kami. Tatakbo yan. Pero kung mag-isa ka lang, may utak din yung ahas kahit kasing laki ng bumubuang utak niyan. Pero alam niyang mag-estimate ng kalaban. Kapag nag-iisa ka, ay pwede kang sugurin ng mga cobra na yan. Yung mga king cobra. Matapang yan kapag nag-iisa ka lang. Pero kapag marami, alam niya na wala siyang panalo. Kaya takbo ang mga king cobra kapag marami. Ito yung malinis pa ito noon. Ito nga, marami ng tilapia dito. Wala na talagang taong pumunta dito. Walang bakas ng mga paa. Kasi masukal siya na lugar. Ito ay dito lang do sa lugar namin, pero medyo gubat na siya. At walang pumupunta diyan kasi Baliti Tree nga, tirahan ng mga hindi kagaya sa atin. Ito kaya noon ang gamit namin dito ay mga manual locator. Kaya ngayon subukan natin tong dito ni nagtindog sa tubig. A Proton Elite. Itong LB16. Kasi ang lugar na ito ay mayroong mapa ito. Kaya mayroong talagang nakabaon sa lugar na ito. Hindi lang natin mapuntirya kung saan. O baka naman, kasi ano na to, 3 years na ito nang iniwan namin. Yan yung tasa namin noon. Ma-report na sila. So 3 years, hindi natin alam, baka may nakapasok diyan ng ibang mga hunters. Kaya atin ito i-detect ngayon. May bagura din nagtutok. Itong mga butas na to, may ahas din to. Yung mga ganyang klaseng butas. Kaya wag niyong lukutin 'yan. Ayan o. Kapag mga butas na ganyan, tusukin niyo muna ng stick o kahoy. Huwag niyong lukutin ang kamay niyo. Okay, so ito yung natumba na baliti din ito. Natumba to ng bagyo. Yung bagyong ulit. Mag-detect din tayo dito kasi dalawang baliti ito. Yung isang baliti, yung pangalawa dito, yun yung mahiwaga. Kasi napakalaki ng baliti na yun. At maraming kababalaghan doon sa baliti na yun. Diha, dapit sa imo. East man, diha. Na, diha, dapit urunahan. Wala diri sa likod. Naa diri dapit, Chris, kanino plantada naman sa mga balay. Okay, so umpisahan na namin pag-scan.
ito yung direksyon ng east ang pinupuntirian namin. Merong detection dito ng dowsing at pendulum, kaya ito yung aming pinuntirian ng scanner. Okay, so negative doon. Kaya lipat tayo ng pwesto, northeast naman ito. Yung laser nga pala sa mga proton elic ay huwag niyong itutok yan sa tao. Kasi napakalakas na laser yan. Yan kasi ay magpenetrate yan sa mga lupa, sa mga dahon, sa mga damo. Kaya pwede niyang ipenetrate ang katawan ng tao at matamaan yung mga delicate organs nyo, lalo na yung utak. Kapag natamaan yan ay talagang masyak, kasi ano yan, powerful laser yan. Hindi siya nakakasunog pero tatagos talaga yan. Yan kasi ay LiDAR, ginagamitan ng LiDAR ng laser para makapag-scan. Kaya ang nasa manual nito ay kahit animals, kahit hayop ay dapat walang hayop sa paligid. Lalo na pag itutok nyo sa mata, huwag nyong gawin yan. Mabubulag ang tao niyan kapag tamaan yan. Very powerful laser ang nakalagay sa proton. Kaya nga ako, umiiwas ako pag iano sa akin eh. Hirap na makatamaan tayo sa utak niyan. Kaya nga dapat kapag mag-scan tayo, dapat walang mga tao sa malapit. Kasi baka may tamaan. Hindi naman kaagad ma-feel mo yung masakit. Hindi naman nagkakasunog ng balat yan. Pero internally, sa loob ng katawan natin, ay mayroong epekto yan. Kaya nga bawal. Bawal itutok sa hayop o sa tao. Okay, so medyo mahina na araw ngayon ang detection talaga. Puro ano lang. Minerals lang, walang maganda na image sa scanner. So ito na, last na puntahan namin itong mahiwagang baliti na ito, ang laki-laki. Pwede nang pumasok sa loob niya. Grabe naman ang kadako. Kita na siguro sila sa satellite. Ito. Ito yung pinakamalaking baliti sa lugar na ito. At ito ay narito rin sa mapa ang baliti na ito. Pero hindi natin tiyak. Baka 1970s pa, baka hinukay ng mga nakalagay dito kasi wala nang mga detection sa scanner ay hindi na positive. Pero try pa rin natin, baka hindi natamaan. Ulitin natin muli dito. Ito sa harapan na talaga ng baliti natin, i-scan ito. Ang pag-treasure hunt mga ka-TX ay nakakapagod yan. Lalo na kapag walang positive na result, ay manghihina yung katawan mo pag-uwi mo. Pero kapag maganda ang mga resulta, ay masaya kayong uwi kasi mayroong pag-asa. Pero kapag negative, ay mawalan tayo ng treasure site niyan. X ka agad ito na treasure site. Ito kung mag-negative ito ngayon, ay X na ito. Tanggal na ito sa listahan. Kahit na mayroong mapa, tanggal na. Kasi hindi lang naman tayo ang mga nag-treasure hunt. Meron pang mga nauna sa atin. 1970s, 1980s, maliliit pa tayo noon. Ay meron ng mga treasure hunters. Kaya sa mga bata, tayong maglaro sa malapit sa ganyang mga kahoy. Kasi ang mga lamang lupa ay mahilig yan maglaro sa mga bata.
So ito east side tayo ng Balite. Northeast at east. I-scan natin. Ang detection ay minerals lang. Mababa. Hindi siya pasok sa precious metal ang reading. Ito, try natin uli. Northeast na naman ito. Ay, wala. Mahina talaga, mga katiyats. Ayan, magnetometer lang ginagamit. Baka sakaling tataas ang busis niyan. Ang tunog. Tataas ang tunog ng scanner. Okay, so medyo hindi maganda ang ating scanning ngayon. At tanggal sa listahan ang isang ito na site. Kami magpaalam na sa inyo, Haring Balite. Ayan o, laki-laking Balite niyan. Paalam at paalam din sa ating mga katiyats. Kami ngayon ay babalik na sa aming pinanggalingan. Hanggang sa muli mga katiyats, kami ay babalik na sa aming pinanggalingan. At see you in our next treasure hunting weekend sa iba na namang treasure site. Paalam. Adios, amigo.